Bien hecho, ¿no? Último que pasó. Si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay niligtas mo ang sandaigdigan. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na buo, ipinako nila sa krus ay ito. Isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanilang kasawatan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nalilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, ililigtas niya ang iba. Ililigtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas ng ang hinirang ng Diyos. Pagmulo kalamalan, karapatan ng buhay. Natapwat hindi ka man lang tumutol o lumaban. Sa iyong dakilang awa, pinatawad mo sila. Hindi mo pinansin kung ano ang ginagawa nila sa iyo. Damit at kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Higit na mahalaga sa iyo ang kanilang kapakanan at kaligtasan. Ninais po ang kapatawaran para sa kanila. Buhubad sa iyo, nahahatid mo sa amin na hindi kami dapat maging abala sa moda o maakit ng mag-angkin ng labis na kagamitan. Hindi nararapat na naming gamitin ang aming lakas upang maglingkod sa iyo sa katauhan ng aming kapwa. Mangyari pa ang nararapat naming isipin ay hindi ang makakuha o magkaroon, bagkus kung paano ka mapapasa amin at kung paano kami mabubuhay para sa iyo. Madalas ang aming kabataan ay nagdadala ng material. Ito at higit na binibigyang pansin kaysa sa ibang mahalaga bagay. Mahal nila ang madaling pumamaraan at buhay. Halaga sa kanila ang katanyagan at kayamanan. Pagkikabit at kapatanihan. Nadadala sila ng makabagong pananamin, mamahaling kotse at islam ng salapin. Nakakala nila ay ito na ang kalagayan at nakapagdaring buhay. Ang mga bagay nito ay lumilipas at tumukuhan. Hindi nagtatagal at madaling mawawala. Ang mga ito ang magbubunsod sa mga kabataan na maging makasarili at isipin na mga kagustuhan ng katawan. Ang tunay na kayamanan. Malaga ang kabuhay, kakaisa at kasama sa iyo. Walang makapapantay, makapapalit sa kanya. Padala, Hindi dahil
sa ikaw ay makapako, kundi dahil na sa pag-ibig mo sa mga makasalanan. Pag-ibig ang hanapin sa iyo, Lord. Pag-ibig ang pag-ibig sa iyo, Lord. Panginoon, Jesus, kapalawan na kami ng biyaya na para sa katumparan ng aming katuntunan na buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa sa aming ampahit tulad ng pagkapako sa krus. Idalangin pabigyan at tagmulot Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat ang pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Lord, at sa mga sanat at sa Espiritu Santo. Dama ko, dito tayo sa kasi. Diba, punta na ako. Papunta na dito, halalo. Papunta na dito. Ay, dili na muna. Dili. Dili. Bali kayo, dili. Labing isang istasyon. Si Maria at Juan sa paanan ng krus, sinasamba ka namin at pinasasalamat ng Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga krus ay inigas mo ang ating daigdigan. Kaya nga. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at kapatid na babae nitong si Maria. Nasawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena na makita ni Jesus ang kanyang ina at na ang iyong mahal na ina na tumatangis. Panginoong Jesus, sa gitna ng matinding paghihirap, inisip mo pa rin sila na labis mong binamahal. Dahil sa pagmamalasakit na kapakan na ng iyong mahal na ina, ipinagkatiwala mo siya sa iyong mahal na alagad. Batid ang matinyas na pagmamahal ng Berheng Maria. Ipinagkatiwala mo naman ang alagad na iyong mahal na ina. Kami rin ipinagkatiwala mo sa iyong mahal na ina. Naniwala kang mamahalin namin siya. Igagalang at pangangalagaan bilang ina rin namin. Napipiyak mong kami ay kanya ring mamahalin gaya ng pagmamahal niya sa iyo. Sa pamamagitan niya, humihiling kami ngayon ng tulong at biyaya sa mga anak, sa mag-anak na ang ama o ina o mga anak. Kaya po sabi ni nanay, eh kay Lina daw yun. Yep, punta na tayo ng 12 station. Eh, ano ba ka naman yan? Di sinabi sa akin eh. Kay Ate Lucy. Ginising ko lang si Ate mo. Di mo sinabi sa akin. Kaya ako'y nakahanda yung adalhin ko doon. Ninyo ba alam na yung pabasa noon? Ay, bukod yun. Nung last year yung pabasa niya, ang daming viewers noon, 8 million. Ay, kung kami, buko na lang. Siyempre rin naman din nagligo. Ayan, nandito na po tayo sa 12 station.
Ayan kung saan po ay tatapos na ang ating istasyon. Sinasamba pa namin at pinasasalamatan ang Panginoon Jesus Cristo. Manatili po tayo na kami. Yun at kung kami mamamatay, amen. Lord, hati sa ang basa na at sa Espiritu Santo. Kapano lang sa unang-una ngayon at walang magpasawala hanggang. Dara ko na po tayo sa kasunod ng istasyon. Ilang istasyon ba yun? 14? Ayan guys, tapos na po. 12 lang naman yun, di ba? Bakit meron? Yan guys, tapos na ang ating station. Adalin sa simbahan yun. Yan guys, tapos na po. 14? 14 station. Guys.